Hello, welcome to Michael Espina YouTube channel, new upload video every week, please don't forget to subscribe, like and comment. Ang papaya ay isang uri ng prutas na nagmula sa halamang Carica papaya. Ito ay orihinal na nagmula sa Central America at Southern Mexico, subalit ngayon ito ay itinatanim at pinapalaki na sa iba't ibang parte ng mundo. Ang papaya ay maraming benepisyo sa atin. Ang papaya ay inilalahok natin sa ating mga lutuin gaya ng tinola. Dahil sa kakayahan nitong nakakapagpalambot ng karne, dahil sa taglay nitong papain na isang uri ng enzymes na matatagpuan sa papaya, sa ating kalusugan ang papaya ay marami ding benepisyo dahil sa taglay nitong mga sustansya na maibibigay nito sa atin. Subalit sa kabila nito ang papaya ay may mga panganib din na naibibigay sa atin. Halina't alamin natin ang mga benepisyo at panganib ng papaya sa ating kalusugan. Papaya, mga benepisyo at panganib sa ating kalusugan. Number 1. Masustansya. Ang 1 small size papaya o 152 grams ay nagtataglay ng mga sumusunod. Calories, 59. Carbohydrates, 15 grams. Fiber, 3 gram. Protein, 1 gram. Vitamin C, 157% of the RDI. Vitamin A, 33% of the RDI. Folate or vitamin B9, 14% of the RDI. Potassium, 11% of the RDI. Nakitaan din ito na nagtataglay ng mga sumusunod. Calcium, magnesium, vitamin B1, B3, B5, E at K. Number 2, maganda para sa heart health. Ang papaya ay maganda para sa puso. Pinapaganda nito ang daloy ng dugo dahil sa taglay nitong mga antioxidants. Gaya ng vitamin C, lycopene at potassium, bukod sa mga antioxidants nagtataglay din ito ng fiber na nagpapababa ng panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso, high blood at stroke, dahil ang fiber ay nakatutulong na makapagpababa ng kolesterol sa ating katawan. Number 3, nakatutulong para sa rayuma, kirot at pamamaga, ang papaya ay may taglay na enzymes na tinatawag na papain, na nagpaparami sa paggawa ng cytokines, na panlaban naman para sa pamamaga, kirot na dulot ng rayuma at masakit na katawan. Number 4, maganda para sa tiyan, ang papaya ay may tulong para sa constipated o tinitibi, may taglay itong fiber na nakatutulong para sa maayos at regular na pagdumi, na nakatutulong naman na magpababa ng panganib sa pagkakaroon ng kanser sa colon. Number 5, boost your immune system. Ang papaya ay nakapagpapalakas ng immune system dahil ito ay mayaman sa vitamin C. Number 6, nakatutulong magbigay ng proteksyon laban sa cancer. Ang papaya ay nakatutulong magbigay ng proteksyon laban sa prostate at breast cancer dahil sa taglay nitong antioxidants gaya ng lycopene, carotenoid at beta-carotene. Number 7, mababa sa calories. Ang papaya ay mababa sa calories, kaya pwede din ito para sa mga gustong magpapayat o kaya'y nagda-diet. Number 8, may tulong makapagpababa ng blood sugar. Ang papaya ay pwede kainin ng may mga diabetes, dahil ito ay baka may tulong na makapagpababa ng blood sugar, kaya pwede ito kainin ng may type 1 at type 2 diabetes. Number 9, mabuti para sa mata. Buhok at balat, ang papaya ay mabuti para sa ating mata dahil sa taglay nitong lutein, zeaxanthin, vitamin A, C at E para sa age-related macular degeneration. Ang papaya ay mabuti para sa ating buhok dahil sa taglay nitong vitamin A na nakatutulong para sa sebum production ng buhok. Para ito ay maging maganda at makintab, ang papaya ay mataas sa vitamin C kaya mabuti para sa ating balat dahil nakatutulong ito para sa maintenance ng collagen ng ating balat. Number 10, maganda para sa buto. Ang pagkain ng papaya ay maganda sa buto, dahil ito ay may taglay na calcium at vitamin K, para less fracture ang buto. How to eat a papaya fruit? How to eat a papaya fruit? Ang papaya ay malinamnam at madaling ibagay sa maraming recipe. Kapag kakain ng papaya, hanapin ang sariwa at kulay reddish at orange na balat, at ito ay malambot kung hawakan. Hiwain ito na parang isang melon at i-scoop o alisin ang mga buto nito, at pwede na itong i-enjoy na kainin.
Ang mga buto nito ay edible o pwede din kainin, subalit karamihan sa mga tao ay hindi naman ito kinakain. Dahil sa mapait at peppery na lasa nito, ang papaya ay malambot at madaling ibagay sa maraming recipe, ibig sabihin ito ay pwede ito ilahok sa napakaraming uri ng mga recipe. Narito ang mga sumusunod at mga simpleng paraan ng preparasyon. For breakfast, cut it in a half and fill each half with Greek yogurt, then top with blueberries and chopped nuts. For salsa, make a fresh with papaya, mango, jalapeno, red peppers and chipotle peppers, use as a toppings for fish tacos. For smoothie, combine the diced fruit with coconut milk, ice, in a blender, then blend until smooth. Muddle papaya into a glass of lemonade, iced tea, or water for a burst of fresh fruity flavor. For dessert, combine the chopped fruit with 2 tablespoons or 28 grams of chia seeds, 1 cup or 240 ml of almond milk, and 1/4 teaspoon of vanilla. Mix well and refrigerate before eating. Mga panganib o risk sa pagkain ng papaya. Mga panganib o risk sa pagkain ng papaya. Number 1. Ang pagkain ng ripe papaya fruit at unripe papaya fruit kasama na dito ang buto at dahon ng papaya, ay bawal at dapat iwasan ng mga babaeng buntis dahil ito ay maaaring magdulot ng uterine contraction. Number 2. Ang pagkain ng papaya fruit ay hindi dapat isinasabay o isinasama sa pag-inom ng ilang mga gamot dahil ito ay maaaring magdulot ng drug interaction. Para sa mga umiinom ng blood thinner tulad ng warfarin, ito ay maaaring magdulot ng tendency of bleeding. Pwede naman kumain pero konti lang at hindi dapat isabay sa iyong iniinom na gamot. Number 3. Para sa may mga diabetes, kung ikay umiinom ng gamot para sa anti-diabetes, huwag madami ang iyong kakaining papaya dahil maaari itong magdulot ng sobrang pagbaba ng iyong blood sugar. Kung napadami naman ang papaya na iyong nakain, ay check ang iyong blood sugar para mabantayan ito. Number 4. Ang buto ng papaya ay edible o pwede din kainin, ngunit huwag lang madami o sa sobra, dahil ito ay nagtataglay ng isothiocyanate na maaaring makasama o makalason kapag napasobra. Number 5. Ang papaya ay maaari din na magdulot ng allergic reactions tulad ng pangangati, palaging pagkahilo, pamamanas, pagkakaroon ng rashes. Number 6. Para naman sa taong may allergies sa latex, ang hilaw na papaya o unripe papaya fruit ay huwag masyadong hahawakan, at huwag din itong kakainin, dahil maaaring magdulot ito ng allergic reaction sa taong may allergies sa latex. Number 7. Ang pagkain ng hilaw na papaya ay maaaring magdulot ng damage ng esophagus dahil sa papain at latex allergy. Kaya iluto ito ng mabuti kung ito ay inyong gugulayin. Number 8. Kinakailangan din ng pag-iingat sa pagkain ng papaya, ang mga umiinom ng gamot para sa puso. Number 9. Ang mga taong umiinom ng gamot para sa goiter ay kinakailangan din ng pag-iingat sa pagkain ng papaya. Bottom line, ang papaya ay maraming benepisyo mula sa ating mga pagkain hanggang sa ating kalusugan dahil sa mga tulong at sustansyang na ibibigay nito para sa mga taong normal at wala namang sakit. Subalit para sa mga babaeng buntis, ang pagkain ng papaya ay dapat iwasan at huwag itong kakainin. At para naman sa mga nabanggit na umiinom ng mga gamot, ay kinakailangan ng pag-iingat, at kung kakain naman ito ay konti lang. Para naman sa mga may allergy sa pagkain o kaya'y paghawak sa papaya ay kinakailangan din ng kaukulang pag-iingat. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like and comment.